Sa aking pananaw, walang ibang dapat sisihin dito kung hindi yung impacto policy nito pong si Rodrigo Duterte nung siya po ay dating pangulo ng bansa. De facto policy po ang tawag dyan nito pong si Senator Riza Ontiveros. Kasi bakit mga tol tinawag na de facto policy yan nitong si Ontiveros? Nung panahon ng panunungkulan nitong si Duterte ay nagpahayag po siya na mabuti po ang POGO. At ito po ang balita kaugnay po niyan. Noon po ito, 4 years ago, sinambit nitong si Rodrigo Duterte ang mga sumusunod. Ang trabaho, ngayon ang POGO, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung POGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung POGO. Walang pera dyan. Diretso sa pangkoryan dito. Yan po ang impacto policy ni Rodrigo Duterte. Pero kay Senator Riza Ontiveros, de facto policy po yan. O, pakinggan po natin si Ontiveros sa kanyang naging pahayag 13 days ago. I know you have been investigating this POGO since the previous administration. Sa pagbasa niyo sa mga nangyari based on all the information that you have, bakit ba tumindi yung POGO operations dito? Bakit mas parang naging brazen sila, very emboldened? Bakit lumago? Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pinto natin, pati yung ating mga ports of entry sa na dapat under watch at may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga travel and entry documents tulad ng visa upon arrival. Sa madaling salita, yan po ang impacto legacy ng Duterte administration. At ngayon, sa mutsaring problema ang kinakaharap po natin dyan, dahil po hindi lamang po ito ordinaryong krimen sa likod po ng mga POGO na ito na hindi na po lisensyado, ay nangyayari po ang iba't ibang criminal activities. Katulad po ng torture, human trafficking, sexual exploitation, money laundering, at iba pa. Yan ngayon ang kinakalaban ng ating Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pamumuno nito pong direktor na si Undersecretary Gilbert Cruz. At kanina sa paghahanap ko ng balita, napanood ko po ang interview sa kanya ng Politico Live na sina Michael Fajatin at saka si Ina Andulong. At dito, tinanong po itong si Gilbert Cruz, kung ano po ba ang kasalukuyang nangyayari dyan po sa mga POGO na yan, na mga hindi na po lisensyado. At ano ba yung kanilang ginagawang aksyon? Ano ba yung mga kinakaharap pong problema, challenges sa kasalukuyan, particular ng kanilang ahensya? At ang pinaka-worst po rito, sa pagtatanong nitong si Michael Fajatin, kung meron po bang mga politiko at iba pang mga malalaking taong involved dito, ang sagot po nitong si Gilbert Cruz ay abangan po ninyo mamaya sa interview na ito. Hindi, true lala. Ang ibig pong sabihin, katotohanan. Kasi pagka true lala, eh totoo daw. At pabor po siya sa, yung katanungan kapag ibinati ni Michael Fajatin at ang maging kasagutan ay true lala, ibig sabihin affirmative po ito. Ano? Either yun ang katotohanan o kaya umaayon siya doon sa katanungan. Kaya balikan po natin ang interview na ito kanina kay Gilbert Cruz. Muli, salamat sa ating mga magiting na otoridad sa pangunguna ngayon. Siyempre, ng PAOK na pinamumunuan itong si Gilbert Cruz at sa hanay naman ng ating kapulisan na pinamumunuan po ni Police General... Nakalimutan ko bigla yung Marbil, pangalan ni General Marbil. Anyway, tuloy po tayo dito. Oh, okay, sir. Una, I think sa inyo po kinukot itong estimated 300 illegal POGOs operating now.
Anong balak ninyo dito muna sa 300 na ito? Are there actions going to be taken against these POGOs? Actually, ang recommendation namin dito, Madam Ina, is magkaroon ng ano ng parang localized version itong ginagawa natin, ano, kasi ang sinasabi nga namin dito, hindi naman kasi magta-tribe ito, hindi lalakyan o kaya maitatayo kung hindi alam ng ating mga local government officials o diba? Local government. Yung kagad ang unang observation ni General Cruz, ano, hindi siya naniniwala na walang alam dito ang LGU, kasi hindi yan maglilipan na kung yan ay hindi nila paihintulutan. Ibig sabihin, sa kabila ng mga nanonotice nilang kakaibang mga bagay, pinaihintulutan pa rin po nila, kaya ito po ay naging laganap. At syempre, naka-impluensya po dyan yung impacto policy nitong si Rodrigo Duterte. Dahil noong mga panahong iyon, kapag kinontra mo ang POGO, yari ka. Kaya ang gagawin na lamang ng mga local government units ay ministerial, mag-issue na lamang ng mga permiso, lisensya. Ngunit, sa pag-i-issue ng lisensya at mga permiso na yan, kaakibat po niya ng responsibilidad. Pero ininyo, sa 10 oras ng gabi, nag-ooperate ang mga yan, nakikita sa harapan ng publiko, tapos may mga naririnig na mga ganung bagay, sumisigaw, nahihirapan, imposibleng hindi nila alam yan. Yet, nagbubulag-bulagan sila at nagbibingi-bingihan. Yun ang pinopoint out ngayon dito nitong si General Cruz kung bakit naglipa na ang mga yan. Units. Kasi may mga indicators naman yan, ano, para malaman mo yung isang POGO hub kung nag-i-exist sa isang lugar. So, kasi nga, 300 plus yan, napakarami. And naka-locate yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ano? Meron sa Luzon, meron sa Visayas, may sa Mindanao. Although, yung pinaka-bulk nito, yung pinaka-marami dito, nasa Metro Manila. So, kailangan talaga dito, whole of nation approach na, kailangan na rito yung sama-sama na yung local government units, yung immigration natin, yung Department of Justice, of course, yung PNP natin, NBI. Dapat sama-sama dito lahat para siguro mapagtuunan natin itong 300 plus na mga rogue pogos o kaya yung mga colorum na mga pogo na yan, ano? Yun kasi yung mga nagiging problema talaga, yung karamihan yung mga colorum na yan. Nakarinig na naman tayo ng mga termino. Sana, ito suggestion lamang, General Cruz, ano po, na sa pagsasalita po ninyo sa harapan ng publiko, magkaroon po ng isang particular na termino para po i-describe ang mga pogo na ito. Kasi sa napanood ko pong interview, sabi po ni spokesperson ng inyong pong ahensya na si Winston Casio, hindi daw po dapat tawaging illegal pogo ang mga yan kung hindi scam farms o kaya canceled pogos. Ano? Dito naman, naririnig po natin ang rogue pogo. Sana magkaroon, ito naman po ay suggestion lamang para mas malinaw po sa publiko, ano ba ang mga yan? Yan ba ay rogue pogo? Yan ba ay scam farms? Yan ba ay canceled pogo? Para kapag ka pinag-usapan sa harap ng publiko, katulad din namin mga content creator, antimano, ang alam ng publiko ay iyon kagad. Dito, iba-ibang termino ang naririnig po natin. But anyway, congratulations pa rin sa napakagaling na pamumuno po ninyo diyan po sa PAOK. Ito na, kasi napapanood kita lagi dun sa hearing kay Mayor Alice Guo. Di ba parang, sabi mo nga, no, merong kinalaman sa madaling sabi, itong ating mga local government, no, may alam sila. Pero ano bang laging dinadahilan nila ay may lisensya sa PAGCOR. Yun ang lagi narinig, no? Para ibig sabihin, oh, PAGCOR daw ang nagmamonitor. Anong katotohanan dito, Yusek? Ang PAGCOR ba talaga, meron din silang kakayahan para i-monitor itong 300 na ito? At pag sinabi niyong rogue, ano ba yung classification ng rogue dun sa mga legal na pogo, Yusek? Yung mga rogue pogos kasi na yan, nagkaroon din ng pagkakataon na nagawa nilang magkaroon ng lisensya. Kaya lang, ito yung mga downline na ginagawa. No? Merong mga nakalisensya na main sa PAGCOR and then ito kukuha ka ng parang downline tapos ikakabit nila rin sa main.
So, hindi na po inaaprobahan ng PAGCOR yan. Ang mga inaaprobahan na lang po nila, parang one-on-one na lang. Kung itong kumpanya na to nag-apply ito as IGL. IGL na kasi yung tawag nila, Mike, hindi na yung POGO. IGL ang in-apply niya. So, aaprobahan niya na one-on-one. Ngayon, yung mga nakakabit dyan before, hindi na inaaprobahan. So, siguro, ito yung mga 300 plus na mga rag pogos o yung mga colorum na pogos na until now nag-ooperate pa rin sa buong Pilipinas. Oh, by the way, yung IGL, kasi baka nagkamali ako sa pagkakatanda ko eh, tinignan ko sa internet, ang ibig pong sabihin nun, internet gaming licensee or license, ano, IGL na, hindi na daw po FOGO. Kaya again, kami po ay nananawagan sana sa ating mga otoridad pag nagpapahayag po sa harapan ng publiko, maging magkaroon po kayo ng particular na mga terminology yung dapat tawagin sa mga pinag-uusapan po natin para hindi po naliligaw ng impormasyon ng ating mga kababayang Pilipino. Sir, yung sinasabi niyong local localized versions ng ginagawa ninyo na kailangan to address this. So what do you mean localized versions of what you're doing? What specifically do you want to see? Well, halimbawa po, kung dito po sa Calabarzon, ano, meron po dyan, halimbawa may POGO po dyan, alam po nung definitely nakikita na po nung mayor yan, ano, baka, baka nga nabigyan niya ng permit yan. Tapos, may police po tayo dyan, meron po tayong regional office ng police, meron po tayong provincial office ng police. Ngayon, pwede naman po sila mag-conduct ng mga intel work dyan, ng operation dyan. Ang national po, papasok na lang kami, parang monitoring po kami and kami po yung overall supervisor ng operation para sigurado lang po namin na yung ginagawa po namin sa national, yung ginagawa po namin ngayon ay ma-replicate po dito po sa mga local na operations. Kasi sa PAO po, nasa 40 plus lang kami, Mike, and Ina. Hindi po kami ganun karami. Although, we can seek yung assistance po ng mga ibang agencies like yung PNP po and the National Bureau of Investigation. Pero yun nga ho, kailangan lang talaga siguro ipasok na natin yung mga local kasi sila po talaga yung nakakaalam most likely kung ano po talaga yung operation ng isang illegal POGO hub o yung mga legal POGO hubs. Paano ito? It's no secret, sabi nyo nga, hindi rin, imposible hindi po alam ng mga LGBTs. And of course, there are assumptions or suspicions that, you know, may mga protector ito from the LGU unit, kaya po nakakapag-operate ang mga POGO nito. So, how do you push for that, yung localized efforts na yan, if there are concerns that there are local officials who might be, you know, protecting these operations? Pag tinanong, hindi na maalala kung ano nangyari. Oo nga. Opo. Yun nga, doon nga po papasok ang national. Like kami po, halimbawa po, alam po natin na ang local official po ay involved o ang local official po ay may alam doon po sa operation ng mga illegal POGO na yan. Then kami na po yung mag-take over dyan. Kami na po yung magtatrabaho. Kasi kailangan mo talaga namin yung local officials talaga, like pagdating po sa investigasyon, ano, nung mga dokumento po nung mga POGO na yan, kailangan po namin yung mga permits na inissue nila, tama ba, nasa proseso ba o nasa regulatory requirements po ba yung mga inissue, kung bakit nila inissuean ng permit. Kailan nila inisyuhan ng permit, sino ho yung inisyuhan ng permit. Kasi dito sa pagpapabagsak ng mga illegal POGO, kailangan ho malaman natin kung sino ho yung may-ari. Para ho yun, sa pagpapile po natin ng kaso, hindi lang po yung mga small Indians, o yung mga little Indians yung napapile natin ng kaso. Kailangan po dito napapile natin ng kaso yung mismo mga may-ari para hindi na po talaga umulit o tumigil na po sila sa kanilang operation. Ako, Yusef, meron akong dalawang kasunod. Tulad muna, itong nangyari kamakailan lang. At nangyayari tuwing may balita ng raid, no? Yung una muna, itong nakakahinayang dahil meron mga tinotorture, eh, no? May mga ganyan mga kidnap victims. Eh.
Kung ito ay regulated, kung sila ay itong isa itong pribilehiyo pagkakaroon ng pogo, sinasabi may lisensya sa pagkor, may lisensya may nakakuha ng permit sa local government. Bakit po kailangan pang may mga warrant-warrant pag di ba dapat pag-i-inspection niyan? Bukas 'yan. Kasi sila ay humingi ng lisensya. Bakit kailangan pa po tayong pumunta doon sa ating mga huwes at magbabalan ng konti, tapos malil, alam niyo na, may mga ganun anong ating taong bayan eh. Parang ang gustong i-point out dito nitong si Michael Pahatin ay magkaroon ng authority kaagad yung ating mga issuing authority na i-inspect. Parang ano yan eh, parang sa firefighting, di ba? Sa Bureau of Fire and Protection, kahit walang search warrant, pwede silang mag-inspect sa mga property na nag-engage sa business kung ito ba ay compliance doon po sa fire safety regulations. Tapos sa parte naman, for example, ng Bureau of Customs, without search warrant, pwede rin po silang mag-inspect ng mga warehouse kung ito ba ay compliant doon po sa customs regulations. Ang punto ay pwede kaya itong i-apply sa PAGCOR? Tingin ko naman, before natin pakinggan yung sagot ni Undersecretary Gilbert Cruz, meron namang mandato ang PAGCOR. Ang problema dyan, doon sa una kong napanood na balita, hindi sapat ang bilang ng PAGCOR. Kaya kahit gustuhin man nila, hindi dumadating doon sa punto na nako-comply nila yung requirement for inspection dahil po sa kakulangan ng tao. Anyway, puntahan muna natin kung ano po ang sagot dito nitong si Yusek Gilbert Cruz. Dapat yan, bukas po, every time transparent, kung ano pong nangyayari. So, yun po yung unang tanong ko, Yusek, kapag susunod ako magkatapos ng inyong sagutin po. Kasi parang ang nangyayari, meron mga biktima doon, sumisigaw, lumab, sinasaktan. Siyempre, pag tinimbrihan yan, ika nga, doon sa salitang polis natin, Yusek, pag natimbrihan yan, eh, may gagalaw na, parang ganun. Ano po ba yung dapat na nangyayari? Di ba dapat po mag-transparent yan, Yusek? Tama po, dapat transparent tayo dyan, lalo na po yung mga local government officials. Hindi lang po yung mga politiko natin na hinalal po, but of course, the local law enforcement unit sa area. Halimbawa po, may reported pong kidnapping, o kaya may mga reported po na tinotorture. Dapat po talaga ina-actionan ka agad yan. Especially, it involves yung lives po ng mga tao. Ano? Like, halimbawa po, yung itong huling nangyari po sa Pora. Ito, nagulat na lang kami, no, nagbabantay kami, may biglang sumisigaw na nagpapa-rescue. So, buti na lang po, nandun kami. So, na-rescue po natin yon yung isang tinotorture po nila at kinulong po nila. Actually, iniwan po nila ito sa kwarto. Ano? Tapos, meron din pong mga, may isang lumabas po doon na dala-dala niya pa yung steel bed frame nung kama. Dahil doon po siya nakaprosas. Opo. So, may mga ganun pong pagkakataon. Dapat, pag mga ganun pong pagkakataon na ang nangyayari, dapat yung local government po natin o yung local police po natin, medyo lalawakan po nila yung investigasyon. Bakit ba nang bakit may ganito? Bakit may tinatagong tao dito? Bakit may tinotorture ng tao? May napansin lang ako sa comment section at marahil ito po yung sentimiento na rin ng ilang mga Pilipino po natin na kababayan. Sabi nitong si Bernardo Pinera, napagod na raw siya ang kanyang utak sa kakapanood sa Pogo issue para mahinto na kasi malabo ring mabigyan ng hustisya. Sige, gawin na lang legal na lang. Wala namang pakialam mga politiko sa kapakanan ng mga kabataan, heist. Pero gusto ko lamang pong linawin, Mr. Bernardo Pinera. Ang Pogo po ay legal. Hindi po illegal ang Pogo. Kaya wala pong kinakailangan gawing legal dahil legal nga po sila. Ang problema lamang, sa likod po ng mga legal po na Pogo licensee ay nagtatago ang mga illegal activities. Kaya nga po, ang sinasabi dito sa tanong ni Michael Pahatin ay kung pwede bang kahit walang search warrant ay magkaroon na kaagad ng search or inspection ang ating mga otoridad. Depende po yun sa batas. At sa tingin ko, wala pong batas ngayon na nagbibigay ng kapangyarihan sa LGU, even sa ating law enforcement authorities, na basta na lamang pasukin ng mga
Pogo na yan nang wala pong kaukulang search warrant. Kaya ganun nga po yung nangyari sa June 4 operation ng ating PAOK, di ba? Pumunta po sila sa Porac, Pampanga, equipped with search warrant, but unfortunately, dahil po sa paniniwala nitong si Judge Rama na pinangalanan na po sa balita, ay kanya pong binawi ang search warrant dahil sa paningin niya wala daw pong compelling reason na mag-issue siya ng search warrant considering na yung Porac, Pampanga ay wala po sa kanyang jurisdiction. Kasi ang requirement po para ang isang huwes o korte outside her jurisdiction or his jurisdiction but within the so-called judicial region, o baka nalilito kayo, halimbawa sa Pampanga ang target, Porac, dapat doon ka kukuha ng search warrant. Pero pwede kang kumuha sa ibang lugar basta nasa loob ng judicial region. Kung ang Pampanga ay Region 2, kasama po sa Region 2 ang Bulacan. At ang Bulacan, pwede ka doon kumuha ng search warrant. At ganun po yung nangyari rito. Kumuha po ng search warrant ang ating mga otoridad, hindi po sa Pampanga kung hindi sa Bulacan. Particular sa Malolos, at ang pangalan po ng huwes doon ay si Judge Rama. Pero kinalaunan yung kanya pong inisyu na search warrant ay kanyang binawi dahil as required under the law, ay meron dapat compelling reason. Ngayon, hindi niya po pinaniniwalaan na yung sitwasyon ay merong compelling reason kaya niya po binawi yung kanyang issued search warrant. At yan po ngayon ang naging dahilan kung bakit marami pong mga nakatakas na mga foreign national doon po sa Lucky South 99. At kaugnay niyan, iniimbestigahan na po ng Korte Suprema ang judge po na ating pong binabanggit sa kasalukuyan. Meron pong interview kanina, ito pong si Karen Davila sa isang, syempre, kasamahan din po ni Gilbert Cruz na miyembro ng PAOK. Walang iba kung hindi spokesperson po nito na si Winston Casio. Pakinggan po natin ang mga katanungan dito nitong si Karen Davila kay Winston Casio. Joined by Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Good morning to you, sir. Good morning, Karen. All right. Well, the PAOK has been, I would have to say, you've been doing good work in terms of raiding these POGO hubs. The first one in Bamban, early 2024, and now the one in Porac, Pampanga. So let's clarify this. Is the POGO hub in Porac, Pampanga, is that an illegal POGO hub or it was licensed by PAGCOR before? Because you cannot build something that big unless you have a license. I agree. Now, let's go back. Let's look at a timeline. It was licensed up until October of 2023, if I'm not mistaken. I've talked to PAGCOR officials and they showed me documents stating that the PAGCOR, the license was cancelled around September or October. And their officers, primarily their authorized representative, Ms. Catherine Cassandra Leong, wrote a letter to PAGCOR asking them to revisit their application. But the said request was denied with finality last May 22 of the current year. So I guess that timeline will explain it all. Okay, but then if PAGCOR denied the appeal of, anong tawag dito sa, ano, sir, sa Porac Lucky 99? Lucky South 99. Okay, if PAGCOR denied the appeal of Lucky South 99, why didn't PAGCOR, for example, act proactively? Halimbawa, they made sure that the hub was closed. They made sure that there were no more people working in the hub. They made sure that the Chinese nationals would be brought back to China. Kumbaga, you give a license for a major gambling facility, you deny the license, and you leave it alone? Ano yun? That's exactly our bone of contention when we talk with PAGCOR. Their mere presence is not sufficient to be able to say that they're doing proper regulation. Yon. So we were in a meeting with them last Monday, and we reminded them that... Kasi parang ang nakikita ko sa mga balita, mga tol,
sinasabi ng PAGCOR na ginagawa naman daw po nila yung kanilang trabaho, nandun naman daw sila. Eh ang tanong, nagaganap ba talaga nila ng tama yung kanilang trabaho? Kasi kung nandoon sila, dapat na obserbahan nila itong mga illegal activities na ito. At kung hindi nila kayang aksyonan, dapat nakipag-cooperate sila sa ating law enforcement authorities, which they failed to do so. Yun po yung arguments ngayon nito pong PAOK. Kaya may pagkukulang po dito sa paningin ng PAOK, somehow, ang PAGCOR. There has to be more than just mere presence, no? And likewise, yeah, having stated that, I guess both PAGCOR and the LGU of Bora have some explaining to do as to why this particular operation continued up until June 4 or 5, if I'm not mistaken. So I heard the local mayor state that they canceled, they did not issue a permit for the current year. But then again, this we raided them June 4. Their operation was in full force, no? May mga ilaw sa gabi, as my executive, as our executive director stated in the interview, people were coming in and out. So I don't know. The DILG, we defer to the DILG as to what possible investigation they need to undertake for the culpability of some of the officers of the LGU of Borac. At the very least, the BPLO officer of Borac has a lot of explaining to do. Tama. Now, alam nyo, sa Bamban, eto naman kasi bago pa lamang itong nangyari. Pero yung sa Bamban, March po na raid po yon. Although uminit ang issue nito pong mga nakaraang buwan lamang. At kinasuhan na po doon ang mayor nito at saka yung city municipal administrator and isa pang, bali tatlo sila na official ng municipality of Bamban. And sa tingin po natin dito, makakasuhan din itong mga local government officials ng Porac, Pampanga. Ngayon, balik po tayo dito po sa interview kay Yusek Cruz. Patuloy po natin pakinggan ang mga katanungan at kasagutan dito. O dito, baka may masama nang nangyayari sa loob o merong bagay na illegal na nangyayari sa loob. Minsan po dapat nagiging malikot po yung isip ng mga pulis para po maimbestigahan na ng mabuti. Ano? Tsaka ang pogo naman po, ano yan eh, may mga indicators naman po yan eh, na may pogo sa isang lugar. Halimbawa po, pag sa gabi, yan lang ang bukas na building, ano? Kasi siyempre may timeline po. Sabi ni Johnny Monhe, huwag nang pagtalunan kung legal o hindi ang pogo. Basta sila ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen at nagtatago sa ngalan ng pogo ang mga Chino na kriminal. Sa panawagan na lang sa gobyerno, pasara na lahat ng pogo sa buong bansa. I agree ano, sa sinasabi po ninyo, but doon po sa pagtatalo kung legal o hindi ang pogo, wala pong pagtatalo. Pag sinabi pong pogo, legal. Kaya nga po ang sinasabi ng spokesperson ng PAOK, ang mga sinasabing illegal daw na pogo ay hindi dapat tawaging illegal na pogo sapagkat ang pogo ay legal. Ito dapat ay tawaging scam hub or scam farms o kaya canceled pogo. At sa salita naman na ginamit po dito nitong si Executive Director Gilbert Cruz ng PAOK ay rogue pogo. Pero sumatotal, pag pogo po ang pinag-uusapan, meron po iyang lisensya at permiso mula po sa PAGCOR at saka sa local government units respectively. Kaya hindi po natin pinagtatalunan kung legal ba o hindi ang pogo. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po ng balita. Meron pong time zones dito sa atin. Opo, sa atin umaga, sa kanila gabi. O sa atin gabi, sa kanila yung sa ibang bansa umaga. So nag-ooperate po talaga sila sa gabi. So kung mapapansin nyo, madaling araw, alas 12, alas 3 ng madaling araw, bukas yung ilaw ng buong building. Ibig sabihin, nag-ooperate po yun. So, tapos so, maraming mga, halimbawa po, mga Banyagang grocery, Banyagang spa, Banyagang KTV, doon sa paligid. Ibig sabihin, nag-cater po yun doon po sa mga trabahador. Nung KTV, marami pong indicators ang isang pogo. So, kaya sa napakadali po kung talagang alamin ng isang local officials yung mga indicators na yon.
At definitely, malalaman po nila na meron pong illegal pogo sa lugar na yun. Nagbubulag-bulagan, hindi na alam natin. Ito na yung tanong ng lahat eh. O sige, sabi niyo nga, pogo! O sugal, di ba? Online gaming ang sinasabi nila, ano? Gaming, online gaming. Pero, Gisek, paliwanag nyo nga sa amin kasi nakapagtataka sa ating taong bayan kapag nakakita ka ng isang Pogo hub na, ano? Pogo community na nga, Pogo city na nga yung totoo siya. Sabi mo nga, may grocery, may KTV, may spa, kompleto. Pero bakit nahahantong tuwing nag-raid po kayo na nakakakita tayo ng torture chamber? Di ba? Bakit lagi po may torture chamber? Bakit may tinutorture? Bakit may sex din? Di ba? May sex din eh. Di ba? Kasi nakakita pa kayo ng mga sex toys. Di ba? Yung mga ganyan. Bakit po sa isang tabuhab na ganito, di yata na parang normal sa kanila na merong isang chamber kung saan dapat mayroong tinutorture. Nakita ko yung sabi sa Senator Risa. Eh, sabi nyo ka kanina, may nakatakas na nasa Bentley, may nakaposas. Bakit may mga ganun lugar? Bakit may sex den? Bakit may spa? Talaga, kakaiba talaga. Paano po nagmamorph o napupunta sa ganitong mga gawain na siyempre kung institutionalized na may ganito pong nangyayari? No? Ano pong masasabi niyo dyan, Yusek? Paliwanag mo sa taong bayan, bakit may ganyan? At bakit tinuturing pa rin itong legal? Yeah, Mike, kasi ganito yan. Tinotorture yung mga biktima. Yan, mga pogo workers yan. O kaya yan, kinidnap sa isang lugar. Ano, ba sa casino, kinidnap yan. Ano? Tapos, dinalanera rin sa isang illegal pogo hub o dun sa pogo hub na yun na merong torture chamber. Ang ginagawa kasi nila doon, bibidyohan nila habang tinotorture. Ano? Tapos, papadala sa kamag-anak para magbayad. Kung may pagkakautang, ano? Halimbawa, ito ay kinidnap sa isang casino dahil may pagkakautang, ano? Mm-hmm. Papadala nila yon para bayaran yung utang, ano, ng pamilya. Ngayon, yung iba naman na tinotorture, hindi sumusunod sa mga rules and regulation na tinakda ng Pogo Hub o nung scamming farm na yon, ano? Halimbawa, sinabi nila na kailangan kumita ka ng 5 million hanggang 8 million a week. Yung grupo nyo, yung team nyo, kailangan kumita. Pag hindi mo na-reach yung quota mo na yon, automatic isa-subject ka nila sa torture. At yan yung madalas na reklamo sa amin nung mga tinotorture dun sa torture chamber dun sa isang pogo hub. Hindi raw nila na-reach yung quota, kaya sila ay sinasaktan. So yun ang modus operandi nila pagdating sa torture. Kaya kung mapapansin mo, dito sa Porak, scam hub na ito. Anyways, mga tol, sa huli, tanungin ko kayo, no, bago magtapos ang ating programa. Ano ang saloobin nyo po tungkol po dito sa Pogo? Legal at itong mga scam hub, syempre wala na tayong pagtatalo. Hindi dapat mag-operate ang mga yan. Dapat mag-crackdown ng mga scam farms, mga canceled Pogo. Pero yung Pogo, ano po ang inyong saloobin dito? Kayo ba ay umaagree o nagdi-disagree sa operasyon ng Pogo sa ating bansa? Kasi sinasabi po ng ilan, partikular ang PAGCOR, malaki po ang mawawala sa ating gobyerno. Mga serbisyong na ipagkakaloob ng ating gobyerno maapektuhan kapag nawala po ang Pogo. Sa isang banda naman, maraming nagsasabi at maramang kayo po yon, isa kayo doon, na ang social cost po nito talagang mabigat at hindi po tumbas doon po sa sinasabing economic benefits nito sa ating bansa. Paki-comment nyo po dyan sa chat area at bago tayo pansamantalang makiwahiwalay, magbabasa po ako ng inyong mga komento.